Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. Ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Para sa ating episode ngayong araw, mapaglaro talaga ang damdamin natin at minsan akala natin hindi na natin mahal ang isang tao pero kailangan lang pala natin ng kaunting oras para maibalik ang nararamdaman natin para sa kanila. Kumbaga ay pagsubok lamang yon na naisubukin ang ating tiwala at pagmamahal para sa isang tao. Dear Papa Dudut, kailan nga ba natin masasabi na masaya na tayo sa isang karelasyon? Kapag wala nang problemang dumarating sa relasyon natin o kapag parang nalalampasan na natin ang mga pagsubok na gustong magpasira ng tiwala natin para sa isang tao? Bakit kasi minsan ang gulo ng tadhana? Ipapakilala sa atin ang isang tao na mamahalin natin tapos sa maling oras pa. Bakit mapaglaro ang buhay ng tao? Magandang araw sa inyo Papa Dudut at sa lahat ng mga solid ka-online na nakikinig sa buong bansa at iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Jomar, 27 years old. Isang graphic designer dito sa Manila. Masasabi kong isa ako sa mga taong may trabaho na medyo malayo sa gusto talaga nilang gawin. Isa kasi talaga akong frustrated musician. Noong nasa college ako ay aktibo ako sa pagsali sa iba't ibang school activities. Katunayan nga ay miyembro ako ng samahan ng mga aspiring musician at songwriters sa isang kilalang university sa Lipa, Batangas. Dahil doon ay nagkaroon ako ng maraming kaibigan, mga bagong kakilala at bagong pamilya. Naging masaya at unforgettable ang buhay college ko. Masaya kasi talaga na nakakasama mo ang mga taong kagaya mo ay may mataas ding mga pangarap. Yung mga taong susuportahan ka sa totoong gusto mong gawin sa buhay mo. Masaya na mapalibutan ang mga taong hinihila ka pataas kasama ang passion mo. At kasama sa mga espesyal na tao na yon sa buhay ko ay si Pamela. Sabi na nga ba nandito ka lang eh. Wika ko nang malapitan ko si Pamela sa May Park. Para namang may iba kang tinatambayan kapag vacant period ko. Ngiting sagot naman ni Pamela. Wala, kaya nga madali kitang nahanap eh. Kumusta na pala yung pakiramdam mo? Tanong ko dahil nakita ko siya sa classroom kanina na namumutla at masakit ang ulo. Eto, masakit pa rin ang ulo ko pero mas okay na kaysa kanina, tugon naman niya. Uminom ka na ba ng gamot? Eto, may dala ko. At saka, binili na rin kita ng paborito mo, hotdog sandwich. Pag-abot ko sa kanya ng hawak kong pagkain. Hala, ano ba naman yan? Dapat di ka na nag-abala. Wika naman ni Pamela nang makuha ang inabot kong pagkain. La, abala ka dyan. Kailan ka pa naging abala sa akin? Ngiting sabi ko naman. Hindi mo naman kailangan gawin to eh. Nabawasan pa tuloy yung allowance mo. May pag-aalala lang sabi niya. Ay nako, huwag mo nang intindihin yon. Huwag kang mag-alala. Idadagdag ko yan sa listahan ng mga utang mo sa akin. Biro ko sa kanya. Ah ganon, so nagbibilangan pala tayo ng utang. Natawa nga, sabi naman niya na sinundan ko na rin ng tawa. Pero seryoso Jomar, thank you ha, ang sabi ni Pamela. Saan? Sa gamot at saka sa hotdog sandwich? Tanong ko. Oo at saka sa pag-aalala. Salamat sa concern mo. Salamat kasi palagi ka nandyan sa tabi ko. Sagot naman niya. Papa Dudut, si Pamela nga ang isa sa mga naging inspirasyon ko habang nag-aaral ako ng college. Isa rin siya sa mga member ng school organization na sinalihan ko. Magaling siyang kumanta at tumugtog ng gitara. Hindi siya yung tipikal na tipo ng babae na palaayos o yung mahilig sa makeup. Simple lamang ang ganda niya pero sobrang astig. Ilan lang yon sa mga dahilan kung bakit sobra ko siyang nagustuhan. Sa paglipas ng mga araw, mas lalo pang nahulog ang loob ko sa kanya. Kaya hindi ko na pinalampas pa ang pagkakataon para ligawan siya.
Nagkasundo naman kami sa maraming bagay at isa na nga doon yung pagiging mahilig naming pareho sa music. Nauna ako sa kanya ng isang taon pero hindi naging hadlang yon sa pagkikita namin ng madalas dahil pareho naman ang course namin. Sa tuwing may vacant period kami ay nagkikita kaming dalawa. At ang madalas na bonding namin ay walang iba kundi ang pagtugtog at pagkanta. Dahil marami kaming napagkakasunduan ni Pamela ay ramdam ko na may special na rin siyang pagtingin sa akin noon. Hindi pa ako formal na nanliligaw sa kanya. Pero alam ko na ramdam niyang doon na rin papunta ang kung anuman ang meron sa aming dalawa. Minsan kasi, ang pagmamahal ay hindi mo naman kailangan na sabihin yan sa pamamagitan ng boses o mga labi mo. Mas okay na iparamdam mo na lamang ito sa taong mahal mo at ng mga panahon na yon, sigurado ako na nagagawa ko ang bagay na yon. Nasusukluan din naman ni Pamela ang effort ko para sa kanya. Naging sweet din siya sa akin kasi nga palagi ko siyang sinusundo sa bahay nila dahil may motor na ako noon. Kahit sa loob ng organization ay sweet pa rin kaming dalawa. Marami ang nag-iisip na may relasyon na kami na mariin naman naming tinatanggi. Palagi lamang naming sinasabi na masaya kaming magkasama kaya palagi kaming magkadikit. Wala nga yatang oras na hindi ako naging masaya nakasama si Pamela. Iba kasi ang kilig na pinaparamdam niya sa akin. Kapag sabay kaming namamasyal, kumakain o kaya ay kumakanta sa rehearsal studio namin. Sobrang match na match ang personality naming dalawa. Kaya ang naisip ko noon si Pamela na talaga ang gugustuhin kong makasama ko sa panghabang buhay. Jomar pare, tawag sa akin ang katropa kong si Ian na kaagad na naglakad palapit. Sabi ko na nga ba nandito ka na naman sa rehearsal studio, wika pa niya. Siyempre, tambayan ko na to eh. E bakit mo pala ako hinahanap? Tanong ko. Nang makita ko sa cellphone ko ang text niya sa akin. Eh kasi nagyaya si Joey. Eh. Di ba daw nung kapatid niya? Baka daw pwede tayong tumugtog. Alam mo yun? Katuwaan lang, sagot niya. O sige, go ako dyan. Eh kailan ba yan? Tanong ko ulit. Mamaya na, sagot kaagad ni Ian. Eh anong oras ang alis natin? Nag-aala lang, tanong ko ulit. Kasama ko kasi sa Pamela na bumili lang noon ng mamimeryenda namin. Eh di ngayon na. Kailangan pa nga nating mag-practice eh, sagot naman ni Ian. Naku, hindi pala ako pwede. Kasama ko si Pamela ngayon eh. Nagde-date kami, nakangiting sabi ko sa kanya. Wow, edi ikaw na, pero tol ha, teka lang ha. Paano naman si Janice? Tanong ni Ian na ang tinutukoy ay ang ka-MU ko na nasa ibang school nag-aaral. Janice? Ulit ko sa pangalang binanggit nito kasi parang medyo nawala na si Janice sa isip at mga plano ko. O hindi ba may something sa inyo noon bago dumating si Pamela? Pag-uusisa pa ni Jomar. Eh hindi naman siya nagtatanong eh at saka hindi na rin kami halos nag-uusap noon. Sagot ko naman. Ganon? Eh paano yon? Tatapusin mo na yung meron sa inyo? Tanong pa niya. Ay bahala na. Basta sa ngayon eh nakay Pamela na ang atensyon ko. Siya na yung gusto kong makasama. Sagot ko naman. O sige, ikaw ang bahala pero itong maipapayo ko lang naman ha. Kung sigurado ka na talaga sa Pamela na yan, tapusin mo na yun sa inyo ni Janice para wala talagang sabit, walang problema. Kasi baka mamaya niyan, biglang maghabol sa iyo si Janice at siraan ng meron sa inyo ni Pamela. Payo naman ni Ian. Sinong Janice at bakit siya maghahabol? Biglang tanong ni Pamela na hindi namin napansin na nakapasok na pala sa loob ng studio room. Mainam pa siguro eh iwan ko muna kayo para makapag-usap kayo ng maayos. Tol, habol ka na lang kung makakahabol ka ha, paalam ni Ian bago lumabas. So pinagsasabay mo kami nung Janice na yon? Biglang tanong naman sa akin ni Pamela. Hindi ah, kaagad natanggi ko. Eh ano pala, bakit siya maghahabol at bakit may kailangan kang tapusin sa inyong dalawa? Tanong pa niya.
Okay, ganito kasi yun Pamela. Nagkaroon ng something sa amin ni Janice, medyo matagal din. Nangyari yun bago kita nakilala. Wika ko. At hinayaan mo magkalapit tayo kahit na may namamagitan sa inyo, singit naman niya. Eh, wala naman kasi talaga yun eh. Hindi na kami nagkikita at hindi na kami nag-uusap. Kaya wala kang dapat na ipag-alala. Pagpapaliwanag ko naman sa kanya. Kahit na sana tinapos mo muna yung sa inyo bago ka nakipaglapit sa akin, giit naman ni Pamela. Okay, sige. Kakausapin ko siya, tatapusin ko na officially yung meron sa amin, wika ko. Ewan ko Jomar ha, sa nalaman ko kasi feeling ko hindi ka namang ganun kaseryoso sa akin, inispa na sabi ni Pamela. Pamela, narinig mo naman sa usapan namin ni Ian hindi ba? Nasa iyo na yung atensyon ko ngayon. Ikaw na yung mas gusto kong makasama. Hindi pa ba sapat yun? Tanong ko sa kanya. So dapat ba ako matuwa dahil ako yung mas pinili mo? Tanong din ni Pamela. Hindi naman sa ganon. Ang akin lang naman sana kahit papaano ma-realize mo na wala na talagang halaga sa akin kung ano man yung meron kami ni Janice dati. Sagot ko. Pero parang ang hirap na kasi magtiwala ng buo sa'yo dahil sa mga nalaman ko, ang sabi pa niya. Pamela, please maniwala ka sa akin. Wala akong balak na itago sa'yo ang lahat. Nagkataon lang talaga na wala lang yun sa akin kaya hindi ko na naisip na sabihin sa'yo, pakiusap ko. Umuwi na muna tayo Jomar, saka na lang tayo mag-usap. Sagot naman niya. Nakita ko sa mukha ni Pamela na nasaktan ko siya ng mga oras na yon at hindi ko rin talaga alam kung ano ang gagawin ko. Lalo na nang umalis siya sa harapan ko. Oo, totoo na merong Janice sa buhay ko bago pa man dumating si Pamela. Hindi naging kami ni Janice pero nagkaroon ng something special sa aming dalawa. Kung ano ang ginagawa namin ngayon ni Pamela, ganun din kami ni Janice noong una. Mas naging ma-effort nga lang ako kay Pamela kasi nga mas seryoso ako sa kanya. Kaya naman ang makaramdam ako ng espesyal para kay Pamela ay hindi ko na masyado pang kinausap si Janice. Kumbaga parang iniwasan ko na siya sa ere. Alam ko na mali talaga yon, lalo pa at ako ang nag-first move kay Janice. Pero wala na akong ibang alam na pwedeng gawin para matapos ang lahat sa amin. At sa maniwala kayo at sa hindi ay wala na rin kasi talagang halaga pa yon sa akin. Ang anumang namamagitan sa amin ni Janice. Ang mali ko lang, hindi ko muna tinapos ng maayos yon bago ako nanligaw kay Pamela. Hindi ko tuloy siya masisisi sa naging reaksyon niya noong nalaman niya ang tungkol doon. At dahil nga alam ko na ako ang mali, hindi ako nagsawang patunayan sa kanya na sincere ako sa kanya. Ginawa ko ang lahat para suyuin siya at paniwalain siya na malinis ang intensyon ko at hindi ko talaga balak na pagsabayin sila ni Janice. Sinunod ko rin ang gusto ni Pamela na formal na tapusin ang kung anuman ang namamagitan sa amin ni Janice. Nakipagkita ko kay Janice at kinausap ko siya ng seryoso. Ibig sabihin may ibang babae ng dahilan kaya bigla ka na lang hindi nagparamdam sa akin? Pigil ang mga luhang tanong ni Janice. I'm sorry talaga Janice. Hindi ko sinasadya na iwanan ka na lang basta sa ere. Wika ko. Pero ni minsan ba naging seryoso ka sa akin? Yung mga pinakita mong sweet and efforts mo, totoo ba yun? Tanong niya. Oh Janice, hindi naman ako yung tipo ng lalaki na nantitrip lang ng babae. Naging seryoso ako sa'yo. Kaya lang na-realize ko na iba pala talaga ang gusto ko. Kaya bago pa kita mas nalong masaktan ay umalis na lamang ako sa buhay mo. Sorry, sorry talaga kung nasaktan kita. Wika ko sa kanya. Nagbitaw naman ang malalim na buntong hininga si Janice bago malungkot na ngumiti. Wala naman akong magagawa kung ayaw mo na talaga sa akin. Ang sabi nga nila ay hindi natuturuan ng puso at ngayon ko napatunayan na totoo yun. Kahit na gaano ko kagusto na makiusap sa'yo, na ako lang ang pipiliin mo ay mukhang hindi na mangyayari yon. Pero thank you pa rin kasi binigyan mo ng closure ang naging kwento nating dalawa. Naluluha pang wika ni Janice.
na guilty talaga ako sa mga nangyari na yon, Papa Dudut. Lalo na nang makita ko kung gaano nagpigil ng mga luha si Janice sa harapan ko. Pero syempre wala naman akong ibang pagpipilian kung hindi ang harapin ang naging kasalanan ko. Kaya naman pagkatapos ng pag-uusap namin ni Janice ay sinabi ko sa kanya na pwede pa rin kaming maging mabuting magkaibigan. Nang maging okay na kami ni Janice ay binaligan ko naman ang panunuyo ko kay Pamela. Sinabi ko rin sa kanya na nakapag-usap na kami ni Janice at wala na siyang dapat pang ipag-worry. Mas pinaramdam ko rin sa kanya na seryoso ako sa ginawa kong panunuyo at sa awa ng Diyos. Bumalik ang dati naming closeness na dalawa. Mas dumoble pa nga kasi palagi na talaga kaming magkasama. Tapos mas naging sweet na rin siya sa akin. Kumbaga ayun na naman kami na parang kami pero hindi pa. Pero sinabi naman ni Pamela sa akin na masaya siya sa tuwing kasama niya ako. Masaya siya sa bawat oras na kausap niya ako. At kapag may araw na hindi kami nagkikita, nakakaramdam daw siya ng kakaibang lungkot na hindi niya maintindihan. Kinilig talaga ako noon, Papa Dudut, dahil mas nararamdaman ko na may pag-asa na talaga ako sa puso ni Pamela. At sigurado ako na doon na rin kami pupunta sa kasalan balang araw. Ang sarap talaga ng pinipig ice cream, no? Nakangiting wika ni Pamela. Nasa park kami noon at kumakain ng ice cream. Ubus agad yung sayo? Nagtatakang sabi ko. O eh bakit, sayo din naman ah, wika naman niya. Ay oo nga, pagtawa ko. Wait lang ha, sabi ni Pamela nang mauubos na niya ang ice cream niya. Pinunasan niya ang popsicle stick at kumuha ng ballpen mula sa bag niya. Teka, anong ginagawa mo? Bakit mo sinusulatan yung popsicle stick? Nagtatakang tanong ko. Basta hintay ka lang dyan, okay? Sagot naman niya na nagpatuloy sa ginagawa at nang matapos ay inabot niya sa akin ng popsicle stick. Ayan na, wika niya. Ano to? Nagtatakang tanong ko pa. Basahin mo, nakangiting wika niya. Sana ingatan mo ang puso ko. Handa na akong mahalin ka, I love you. Saglit akong napahinto nang mabasa ko ang nakasulat doon bago tumingin kay Pamela. Eh teka, anong ibig sabihin ba nito? Hindi makapaniwalang wika ko. Oo, sinasagot na kita, tayo na, ang sabi naman niya. Grabe, thank you Pamela, I love you. Masaya kong niyakap ang girlfriend ko. Oo, sa wakas ay girlfriend ko na rin si Pamela. O ikaw naman, sabi niya. Ha? Wika ko. Ikaw naman yung magsulat sa popsicle stick, ang sabi niya. E teka, anong isusulat ko? Tanong ko. Kahit na anong gusto mong sabihin, tapos ibigay mo sa akin. Tapos itatabi natin yung popsicle stick. At yan yung magiging remembrance natin sa first day natin bilang mag-boyfriend at girlfriend, nakangiting sabi niya. Sumunod naman ako sa gusto niya at sumulat din ako ng sweet na mensahe na para kay Pamela. Papa Dudut, yung araw na sinagot ako ni Pamela ang isa sa mga pinaka hindi malilimutang araw sa buhay ko. Gusto kong tumalon sa tuwa. Gusto kong magsisigaw para bang sa isang iglap ay tumugtog lahat ng love song na alam ko. Lutang na ako noon, Papa Dudut. Totoo pala yung napapanood sa mga teleserye at pelikula. Yung bang parang nag-slow motion ang lahat. Pinapanood kong bumuka sa mga labi ni Pamela habang nagsasalita siya. Pero hindi ko na alam kung ano ang mga sinasabi niya. Ang alam ko na lang ay maganda lahat ng sinasabi niya. Na lahat ng salitang lumalabas sa bibig niya ay lalong nagpapabilis ng pagtibok ng puso ko. Sa dami ng kantang napapakinggan at inaaral kong tugtugin sa araw-araw, iyong boses na niya siguro ang pinakamagandang musika na narinig ng mga tenga ko. Papa Dudut, naging maganda naman ang pagsasama namin ni Pamela. Natulungan ko siya sa academics niya dahil nga ahead ako sa kanya ng isang taon. At siya naman bilang girlfriend ay naging sweet at sobrang caring. Maayos ang lahat sa relasyon namin hanggang sa makapagtapos kami ng college.
At doon na nga unti-unting nagbago ang lahat. Naging madalang ang pagkikita namin dahil sa hirap ng schedule sa trabaho ko. Si Pamela naman ay unti-unting naging demanding dala sa time at atensyon. Dala na rin ng sobrang dalang naming pagkikita. Maging yung maliit na issue, lumalaki. Ang hirap ipaliwanag, Papa Dudut, pero ang laki ng naging pagbabago ng pagsasama namin. Hindi ko alam kung nag-stock pa si Pamela sa pagiging immature o mabilis lang na naging matured ng isipan ko sa kanya kasi nagtatrabaho na ako. Kasi palagi niyang ginagawang malaking issue ang maliit na bagay na pinagtatalunan namin. Akala ko nga, Papa Dudut, kapag nakagraduate na siya ay magiging mas maayos na ang relasyon namin. Kumbaga, mas maiintindihan na niya ako. Pero hindi pa rin pala. Kasi nagpatuloy siya sa pagiging demanding at controlling na girlfriend. Magkaiba pa naman kami ng schedule pero hindi siya pumapayag na hindi kami magkikita ang dalawa. Alam ko na responsibilidad namin bilang magkarelasyon ang magkita sa bawat espesyal na araw ng buhay namin. Kagaya ng monthsary. Kaya lang parte naman ng pagiging adult namin ang mag-adjust sa mga oras namin. Eh kumbaga eh hindi sa lahat ng oras ay pwede naming pagbigyan ang gusto ng isa't isa. Pero si Pamela kasi yung tipo ng tao na kapag may gustong gawin ay hindi pwedeng hindi masusunod. Kagaya na lamang nang minsan na kahit puyat ako mula sa overtime sa trabaho, bigla na lamang siyang sumulpot sa place ko at sinabi niya na may celebration kami para sa monthsary namin. Ayoko talaga sanang pumunta kaya lang eh nakapagpa-reserve na pala siya sa isang restaurant na para sa aming dalawa. Kaya kahit puyat or pagod ako, wala akong nagawa kung hindi ang pagbigyan siya. Maayos naman ang naging dinner naming dalawa hanggang sa ma-open niya ang topic tungkol sa joint bank account na binuksan niya para sa aming dalawa. Teka nga, so ibig sabihin eh nag-open ka ng account? Pirma ko na lang yung kulang, ganun? Pamela naman, hindi ka muna nagsabi sa akin bago ka gumawa ng kung ano-anong desisyon. Seryosong sabi ko. Anong kung ano-anong desisyon? Hindi naman kung ano-ano lamang to, Jomar. Para sa ating dalawa to, sagot naman niya. Para sa ating dalawa nga, pero ikaw lang yung nag-decide tungkol dyan. Giit ko. Ano, pagtatalunan pa natin to? Napakaliit na bagay lang nito eh. Ang sabi naman niya. Maliit na bagay. Joint account tong pinag-uusapan natin. Future to. Kaya siguro naman dapat lang na may say ako sa pagde-decide, hindi ba? Okay, fine. Kung ayaw mo edi wag nang ituloy. Para yan lang eh, ikakagalit mo pa. Inis na sagot niya. Ipagpapatuloy ko sana ang pagkain ko nang may mag-text sa akin na job offer mula sa isang company sa Alabang para sa multimedia editor position. Sino yung nag-text? Pag-usisa pa ni Pamela. Ewan ko, HR daw siya ng isang company sa Alabang. Nakita raw yung application ko eh hindi naman ako nagpasa ng resume doon. Yamot na sagot ko. Talaga o ano, tutuloy ka ba? Kailan ang interview mo? Parang na-excite naman na tanong pa ulit ni Pamela. Hindi pa ako nag-reply at saka ayoko dun sa company na yun, sagot ko. Babe, maganda rin sa company na yun. Okay ang benefits at saka hindi mo na kailangang lumayo pa at pumunta ng Manila. Pagbibida pa niya. Ayoko nga dun. Meron na akong target na company na ina-applyan, hindi ba? At saka teka nga, paano mo nasabing maganda dun eh? Hindi ko naman sinabi yung kung anong company yon. Nagtatakang wika ko na hindi naman kaagad nasagot ni Pamela. Umaming ka nga. Ikaw yung nagpasa ng resume ko dun, no? Tanong ko. Hi babe, gusto ko lang naman tulungan kang maghanap ng trabaho. Yung hindi ka na masyadong mapapalayo, para sa ating dalawa rin naman to eh. Pag-amin ni Pamela sa akin. Pwede ba Pamela? Itigil mo nga yung katwiran mong para sa ating dalawa. Para sa ating dalawa. Halos ikaw na yung nagde-decide para sa akin eh. Kulang na nga lang, kontrolin mo yung buhay ko. Inis na sabi ko sa kanya. Oh, edi sabihin mo kung ayaw mo. Hindi yung ganyan nagtatas ka kagad ng boses. Okay, sige na, sorry kung pinangunahan ko yung desisyon mo.
o kung masyado ako na-excite na mag-decide para sa ating dalawa. Pero maniwala ka, gusto ko lang talaga yung makakabuti para sa atin. Dispensa niya sa akin. Saka na natin pag-usapan to. Ubusin na muna natin tong in-order natin at umuwi na tayo. Kailangan ko din talaga magpahinga. Seryosong tugon ko. Marami pa kaming naging issue ni Pamela sa relasyon namin, Papa Dudut. Naging busy ako sa trabaho ko at si Pamela naman ay naging abala din dahil na-promote kagad siya sa trabaho. Hindi na namin nabigyan ng oras ang isa't isa at bibihira na lamang kaming magkita. At kung magkita man kami ay madalas na nauuwi lamang sa pag-aaway. Sa halip na sulitin namin yung oras namin na magkasama, nauungkat namin yung mga naging pagkukulang namin sa isa't isa. Alam kong natural lang naman sa relasyon ang dumaan sa ganitong stage. Yung tipong hindi ninyo alam kung may patutunguhan pa ba ang pagsasama ninyo. Kaya sinubukan namin ni Pamela na ipagpatuloy ang relasyon namin sa pag-asang kapag nairaos na namin ang lahat, ay babalik kami sa dati. Pero masyado pa rin siguro kaming bata ng time na yon para mag-handle ng ganitong relationship. Habang tumatagal ay nararamdaman ko ang unti-unting panlalamig sa relasyon namin ni Pamela. Ramdam ko naman na mahal ko pa rin siya pero hindi na kasing lalim ng dati. At mabuti sana kung ako lang ang ganon. Pero pati si Pamela ay nagsimula na rin maging malamig sa akin. Kung dati ay palagi siya nagdedemand ng oras na magkita kami, ngayon ay ayos na sa kanya kahit na ilang araw o linggo kaming hindi magdate. Siguro kasi iniiwasan na lang din niya na magtalo pa kaming dalawa. Palagi kasing kaming ganon, Papa Dudut. Magkikita nga kami, magde-date pero ang ending ay nag-aaway din kaming dalawa. Hanggang sa mapag-usapan namin sa telepono ang tungkol sa aming dalawa, yung issue namin sa isa't isa. Ano bang nangyayari sa atin? Bakit parang bigla na lang naging awkward ang lahat? Samantalang dati, sobrang excited natin sa isa't isa, tanong ko sa kanya. Hating gabi na noon at anniversary namin kaya magkausap kami sa telepono. Na kahit simpleng monthsary lang, daig pa natin yung 5 taon ng mag-jowa kung mag-celebrate. Natatawang wika niya kahit bakas ang lungkot sa boses niya. Ang dami nang nagbago sa atin. Marami na tayong issue na hindi naaayos, ang sabi ko. At ang masakit, parang pareho tayong walang balak gawan ng paraan yon para ayusin, ang sabi naman niya. Pamela, kaya pa ba natin to? Tanong ko sa kanya. Ewan ko, ikaw, anong balak mo? Pagbabalik, tanong niya. Ano kaya kung tapusin muna natin to? Baka kailangan nating mabuhay muna ng magkahiwalay? May pagdadalawang isip na wika ko. Okay, hindi paano yan? Cancel na yung mga lakad natin bukas. I mean mamaya pala, naiiyak na tanong niya. Hindi kagad ako nakasagot dahil yon ang lakad namin para sa anniversary naming dalawa. Pwede bang ituloy na lang natin? Last date? Last sine? Last dinner? Yan kung okay lang sa'yo. Bakas ang pagluha sa boses na tanong niya. Saglit akong nag-isip bago sumagot. Sige, okay lang sa akin. Ang totoo niyan yun din sana ang ipapakiusap ko na matuloy ang lakad natin mamaya, sagot ko sa kanya. Pasado 12 na ng hating gabi at hindi na rin talaga ako nakatulog, Papa Dudut. Hindi ko kasi alam kung ano ang mangyayari sa date namin. Hindi ko kasi alam mga asahan ko sa magiging huling date namin ni Pamela. Natuloy naman ang date namin ni Pamela, sinunod namin ang mga plano namin para sa araw na yon. Medyo awkward sa totoo lang kasi nga alam namin na yun na ang huling beses na gagawin namin yon. Pero syempre sinubukan pa rin namin mag-enjoy hanggang sa natapos na nga ang araw na yon at inihatid ko na siya sa bahay nila. Jomar, thank you ha. Sa date, last date, nag-enjoy ako. Nakangiting wika niya. Thank you din sa last movie, wika ko. Last dinner, dugtong niya. Last selfie, dugtong ko rin. At last gift, wika pa niya na sinundan namin ng mga tawa.
Sabay kaming huminto at tahimik na tumitig sa isa't isa. Pamela, sorry, wika ko. Ako ang dapat na mag-sorry. Sorry kung naging advanced thinker ako or overthinker o kung masyado kong pinaplano ang future natin. Sorry kung madalas na napapangunahan na kita at kung minsan nakokontrol na kita, wika niya. Sorry din kung hindi ako naging mabuting boyfriend, kung hindi ko nasabayan lahat ng plano mo para sa ating dalawa. Ganito pala yung feeling, no? Nakakalito. Hindi mo alam kung ano yung mararamdaman mo, sagot ko naman. Parang ang luwag sa pakiramdam na natapos na yung problema pero ang bigat sa loob na magpaalam. Sabi niya na medyo naluluha na. Pero kailangan nating tanggapin kasi ito yung mas makakabuti sa atin, ang sabi ko naman. Sinundan namin ang mahigpit na yakap ang pag-uusap na yon, kasunod ang pagbati ng happy anniversary sa huling pagkakataon. Papa Dudut, magkahalong bigat at ginhawa ang naramdaman ko ng mga sandaling yon. Nakahinga ako ng maluwag dahil sa wakas ay natuldukan na rin ang lahat ng paghihirap namin ni Pamela. Hindi na namin kailangang ipilit pa ang relasyon namin na marami ng gusot. Pero mabigat kasi alam ko sa puso ko na mahal ko pa rin siya. Yun nga lang, totoo pala yung sinasabi nila na hindi sapat ang pagmamahal lamang. Kasi dapat handa ka rin pagdaanan lahat ng hirap kasama ang taong mahal mo. Sa kaso namin ni Pamela, pareho kaming hindi pa handa. Kaya ang ending, pareho kaming umabante sa mga buhay namin ng magkahiwalay. Sa awa ng Diyos ay naging maayos naman ang paghihiwalay namin ni Pamela. Nakita ko sa Facebook na maayos naman siya at ako naman ay nakalipat na ng trabaho. Sa isang kumpanya na gusto ko talaga, nagamit ko ang pinag-aralan ko ng college. Ito talaga yung trabaho na gusto namin ni Pamela, ang maging graphic artist. Kaya noong magkaroon ng vacancy sa team namin, eh hindi ako nagdalawang isip na i-refer siya. Ako mismo ang tumulong sa kanya para makapag-apply siya hanggang sa matanggap nga siya. Nung una medyo naging awkward pa ang pag-uusap namin pero kalaunan ay nasanay na kami na maging magkatrabaho. Alam ko kasi na mahusay din si Pamela at hindi ako mapapahiya kapag ni-refer ko siya. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip na gawin yon, Papa Dudut. Pamela, nakita mo ba yung pinapatapos na template ni Sir? Tanong ko nang malapitan ko si Pamela sa station niya. Ah oo, ngayon na ba ang deadline nun? Tanong niya sa akin. Oo eh, pero pwede bang ikaw na munang kumuha nun? Tatapusin ko lang tong AVP ng guest natin. Alam mo naman ang gawin yun, hindi ba? Wika ko. Oo naman. Wika niya nang biglang mag-text ang boss namin at pinapapunta na siya sa conference room. Paalis na siya sa station niya nang sabihin ko na hihiramin ko ang card niya. Sinabi naman niya na kunin ko na lamang daw sa drawer niya at tumuloy na siya umalis. San ba dito yon? Bulong ko habang hinahanap ang card reader hanggang sa makita ko ang kailangan ko. At nang makuha ko ang card reader ay may napansin pa ako sa loob ng drawer niya. Ang popsicle stick na sinulatan namin noong sinagot ako ni Pamela. Nagulat ako kasi nasa kanya pa pala yon. Ano Jomar, nakita mo na ba yung card reader? O ano nangyari? Gulat na tanong ni Pamela nang makita nitong nakalat ko ang drawer niya. Sorry Pamela, natabi ko kasi yung isang folder eh, kumalat tuloy yung mga gamit mo. Ayusin ko na lang, paliwanag ko. Hindi na, wag na, ako na lang. Ituloy mo na yung ginagawa mo sa station mo, sagot naman niya. Mabilis na rin akong umalis sa station ni Pamela at bumalik sa lamesa ko na may kakaibang kaba sa dibdib ko. Papa Dudut, ayos na sana. Natanggap na naming pareho ni Pamela na kailangan na naming maghiwalay ng landas. Wala naman sanang problema kung iisa kami ng kumpanyang pinapasukan at kung nasa iisang team kami. Kaya lang bakit ganon? Bakit nararamdaman ko na parabang hindi pa nakaka-move on si Pamela sa paghihiwalay namin? Nakakakita ako ng signs na nagsasabi sa akin na hanggang ngayon ay gusto pa rin niya ako. Pero kapag kinakausap ko naman siya ay parang wala lang ang lahat.
Ipinaparamdam niya sa akin na bukod sa isang katrabaho wala na siyang nararamdaman sa akin. Hindi ko alam kung may boyfriend ba si Pamela sa ngayon. Gustong gusto ko siyang tanungin kung bakit ringtone pa rin niya ang paborito naming kanta. O kung bakit nakatago pa rin sa bag niya yung popsicle stick na sinulatan namin noong sinagot niya ako. Gusto kong marinig mismo galing sa kanya na umaasa siyang magkabalikan kami pero hindi ko magawa dahil alam kong pwede itong makasira sa relasyon na meron kami ngayon. Oo, Papa Dudut. Meron akong girlfriend at 6 months na kami. Mahal ko ang girlfriend ko pero kaya kong tapusin ang relasyon namin kung sakaling sigurado na kami ni Pamela sa isa't isa. Ang kaso nga lang wala akong lakas ng loob para tanungin siya. O ang mas magandang tanong siguro kung dapat pa ba. Dapat bang malaman ko pa kung ano ang nararamdaman ni Pamela? Dapat bang alamin ko kung ano ang tumatakbo sa isipan niya? Sobra akong naguguluhan, Papa Dudut. At kaya ako nagpadala ng sulat sa inyo para sana humingi ng payo kung ano ang dapat kong gawin. Pwede niyo akong husgahan at pagalitan at handa akong tanggapin ang lahat ng iyon. Ang importante sa akin ngayon ay kung paano ko lulusutan itong bagay na sobrang nagpapagulo sa isipan ko. Hanggang dito na lamang, Papa Dudut. Patuloy akong tumututok sa inyong channel at sisiguraduhin kong nakikinig ako sandaling maipost ninyo ang kwento ng buhay ko. Maraming salamat at aasahan ko ang malupitan ninyong pagpapayo at ng inyong mga tagapakinig. Lubos na gumagalang, Jomar. Maraming salamat, Jomar, sa pagtitiwala at pagsulat mo dito sa aking YouTube channel. Alam mo, sa totoo lang, ikaw lang din naman ang nakakaalam sa kung sino ang dapat mong piliin sa huli. Timbangin mo sa puso mo kung sino ba sa girlfriend mo at sa ex-girlfriend mo na si Pamela ang mas lamang. Kung sino sa dalawa ang mas mahal mo. Pero sana hindi ka magkamali dahil kahit sino pa man ang piliin mo sa kanila, meron at merong isang masasaktan. Kaya sa desisyon na pipiliin mo ay pag-isipan mo sana itong mabuti para hindi dumating ang araw na pagsisihan mo kung sino ang babaeng pinakawalan mo sa huli. Hanggang sa muli mga ka-online, ako po ang inyong Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Hanapin din po ang isa ko pang channel, ang Papa Dudut Vlogs. Salamat po. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal. Stories, Papa Dudut Stories.